Good morning. The gospel today speaks about the call, vocation. Everyone has a vocation. Sometimes the focus is only vocation to the priesthood, vocation to the brotherhood, vocation to be a nun, enter the convent. Everyone is called by God to a specific vocation. And you hear God's word in the light of the situation of the day. Like Levi, who later on became Matthew. He was a tax collector. They were hated. Why were they hated? Because of the environment, because of the history, because of the situation. During the time of our Lord, the Romans occupied Palestine. And the Jews had to pay tax to the Romans. And the ones collecting the tax collectors, were hated by the Jews. And that's why the Pharisees complained, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Just like when we were occupied by the Japanese, mayroong mga makapili noon eh. Nagsusuot daw ng bayong, may butas lang para sa dalawang mata. Tapos tuturo yan. Kukunin ka agad ng mga hapon yan, babarilin, babayonitahin. Kaya yung mga makapili, kinasusuklaman ng mga Pilipino, gaya ng si Matthew, si Levi, kinasusuklaman ng mga Hudyo noong unang panahon. Kaya, ang punto ko ngayon, kailangan mabasa mo ng ayos yung iyong kapaligiran. Yung pananaw na ginagamit ng pangkalahatan. E ngayon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kapag hindi mo nabasa ng ayos yung iyong kapaligiran, hindi mo maririnig ang pagtawag ng Diyos. O kaya mali ang pagkarinig mo. Gaya ni Samuel, may narinig na tinig. Eh, bata pa eh. Eh, hindi pa niya masyadong malaman. Sabi niya, "Tinawag mo ba ako?" Sabi niya kay Eli. Nung pangatlo na, sinabihan siya ni Eli, sabihin mo, "Speak Lord, your servant hears." Tayo rin, ang dami ng mga distractions, hindi na natin nababasa masyado at naririnig ang pagtawag ng Diyos sa atin bilang ina ng tahanan. Iba ang pagtawag sa ina ngayon kaysa ina noong nanay ko pa at saka noong panahon pa ni Jesus. Nagtatrabaho yung nanay, kailangan, dahil mahal yung kondominium nila, hindi pa nila nabayaran yun. E pagkatapos, pinaano sa yaya. Yan pa ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Nahihirapan din tayo dahil yun ang pananaw eh, na kailangan malaki ang kondominium mo, kailangan may ganito ka, puro mga material. Eh yung mga bata ngayon, emotional distress. Kaya nananawagan na ang DepEd, social and emotional learning. Kailangan may life skills ang mga bata. Bakit? Nagkukulang na ang mga nanay at saka tata. Kaya, ang pananaw ngayon ng tao, being influenced by what the world is now. How do you characterize the world today? Hindi ko na makababasa itong world ngayon eh. Kasi nung bata pa ako, simple lang ba, tatay mo, magsasaka ka rin. Ang ngayon, the world has become so complicated, nahihirapan yung mga bata pumili kung ano yung kanilang gagawin sa kanilang buhay. Ano ang pagtawag ng Diyos sa kanila.
Una, reality today, the world today is described by volatility. Anong ibig pong sabihin niyan? Rapid and unexpected changes. The rate of change is so fast. The rate of change is so wide, kagaya ng COVID-19. May kumain ng paniki doon sa Wuhan, China, eh ngayon milyon na ang namatay. Mali pa ang pagbasa ng mga presidente. Wala araw face mask. Kaya sa Amerika ngayon, mahigit kalahating milyon na Amerikano ang namatay. Ang bilis ng pangyayari. Ang bilis kumalat ng virus. Yung volatility. Kaunting bitsa lang, sasabog ka agad yan. Anong ibig sabihin nito? Nahirapan tayong magbasa ngayon dahil hindi tayo handa para sa mga volatile situations gaya ng COVID-19. Ang pangalawa, VUCA ang tawag ng Massachusetts Institute of Technology. Makinig kayong mabuti dahil makakatulong ito sa atin para marinig natin ang pagtawag ng Diyos. Because the call of God happens in real life. And real life today is characterized by volatility, speed of change, widespread changes. So, mahirap tayong magbasa. It calls for analysis and evaluation constantly. Akala mo, nabasa mo na, may mangyayari na naman, iba na naman. Hindi mo pa nabasa yung COVID-19, may economic disruption. Daming nagsara na mga. Paano natin maririnig ang pagtawag ng Diyos gaya ng pagtawag ni Jesus kay Levi ngayon? Ang pangalawa, uncertain. VUCA. Yung hindi tiyak kung anong mangyayari. Halimbawa, nakahinga na malalim ang marami dahil by vaccine. Eh, hindi pa tiyak yan, baka mag-mutate yan. Hindi na epektibo yung vaccine mo. Uncertain pa rin yung maraming Pilipino. Sabi ng Diyaryo, 30% lang mga Pilipino na gustong magpabakuna. Dahil nagiging uncertain sila, may sino ba, 50% lang daw yan, kung ano-ano nila, may kaunting reaksyon ang katawan ng tao, pinopost ka agad, eh hindi marunong sumuri yung maraming tao eh. Hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagbabasa ng mga libro para matulungan sila, kasi pag hindi mo nga nabasa ng ayos itong volatile at uncertain world today, mahihirapan ka na marinig ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Ang pangatlong karakteristik ay complex. Masalimuot na ang daigdig ngayon. Noon, trabaho, karpintero, magsasaka, ganyan. Simple lang. Kaunti ilang pagpipilian mo. E ngayon, yung mga kabataan, yung mga anak ninyo, yung mga teenagers, yung mga millennials, ang dami ng pagpipilian yan. At marami pang darating. May anak ka ngayon na nasa kindergarten. Pagkatapos niya ng college, 80% ng trabaho na maaari niyang pagpipilian do not yet exist. Iimbintuhin pa lang. Kaya nahirapan yung mga bata ngayon. Kaya kailangan basahin mo rin yung kanilang kalagayan. Volatile, uncertain, complex. Ang pang-apat, ambiguous ang kalagayan natin ngayon. Ambiguous, ang ibig sabihin, difficult to interpret. Our past experience is no longer applicable to many of the things happening now. There are always new processes and events. So let us pray today. That to counter VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, hingi tayo sa Diyos. Una, V, virtue, values, the right values,
bigay ninyo sa inyong mga anak, hindi kailangan ng counseling yan at sakay sa psychotherapy. Kasi alam nila kung saan sila maninindiga. Values. Ang maglawa, turuan ninyo ang mga bata ng understanding. Ano ba ang dapat nilang malaman para maunawaan nila ang nangyayari ngayon? Kasi kung hindi, madami nang nagsisuicide ngayon, ang daming nag-i-slash ng mga kabataan ngayon dahil sa VUCA. So values, understanding, see, clarity. Kailangan magaling masumuri ang mga bata ngayon dahil masalimuot na nga ang kanilang kalagayan. At pang-apat, hilingin natin sa Panginoon yung adaptability, yung madaling makaumayon sa mga bagong pangyayari. So our world today, to summarize, characterized as being volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Grabe ang pahirap sa atin yan, lalo na sa mga kabataan. So today, let us pray to Jesus, the divine word, who called Levi, even if he was a tax collector, in a very difficult situation also. Let us pray that we and our children will be given the grace to embrace the right values, to be given light by the Holy Spirit for understanding and clarity, and also the strength to adapt to new situations without breaking down, without suffering psychological disruption in our lives. So napaka mahalaga yung tinuturo ng Ebanghelyo ngayon. Dapat tama ang pagbasa mo, kasi pati sa first reading sinasabi, if you honor me by not following your ways, na hindi ikaw ang center ng universe, hindi puro damdamin mo na lang ang dapat pahalagahan. Sabi rin sa first reading, do not seek your own interest so that you will thrive in a VUCA situation, so that you will experience the more abundant life that Christ has brought to this world. Do not follow your own ways. Do not seek your own interest. Do not speak with malice. Kaya Holy Week, tanggalin natin yung kasalanan. Lahat ng malice and evil in our hearts, it will blind us to the truth of our situation. So let us pray for the right values, V, for the right understanding, for clarity of thought and thought and analyzing the situation, and also for adaptability so that we can counter the volatility, the uncertainty, the complexity, and the ambiguity of our life in this world with artificial intelligence and robotics. Nakakapunta sa Mars na ngayon, may naglanding doon. Ang dami pang hindi mapapakain dito sa ating mundo. Napakahirap nitong daigdig na ito. Suriin natin ang ayat. Magdasal tayo sa Holy Spirit. Hingi tayo sa Ama ng strength to take away our sinfulness and give us clarity of sight so that our values, our understanding, the clarity that He will give, and our adaptability to new situations will allow us to experience the more abundant life that Christ has brought to us. In John 10:10, He said, I have come that you, every one of you, might have life and have it more abundantly.